Good morning, my dear brothers and sisters in Christ, and welcome to the Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manawag. Let us begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today we celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, as Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, who assumed the Immaculate Virgin Mary, the mother of your Son, body and soul into heavenly glory, grant, we pray, that always attentive to the things that are above, we may merit to be sharers of her glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. The book of Revelation proclaims a great vision of a woman clothed with the sun, with the moon beneath her feet, and in her head where there is a crown of 12 stars. This image also speaks of Mary's glorification in heaven. A reading from the book of Revelation. God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon beneath her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with child and wailed aloud in pain, as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge red dragon with 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert, where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed one." The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.
The queen takes her place at your right hand in gold of Ophir. The queen stands at your right hand, arrayed in gold. Hear, O daughter, and see, turn your ear, forget your people and your father's house. The queen stands at your right hand, arrayed in gold. So shall the king desire your beauty, for he is your lord. The queen stands at your right hand, arrayed in gold. They are borne in with gladness and joy. They enter the palace of the king. The queen stands at your right hand, arrayed in gold. The Apostle Paul reflects on the similarities and differences of Adam and Jesus Christ. Adam represents death because of sin, but Jesus Christ, as the last Adam, represents man's salvation through his bodily resurrection. A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through man, the resurrection of the dead came also through man. For just as in Adam all die, so too in Christ shall all be brought to life, but each one in proper order. Christ, the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he hands over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for he subjected everything under his feet. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Mary is taken up to heaven, a chorus of angels exalts. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his lowly servant. From this day,
all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. He has mercy on those who fear Him in every generation. He has shown the strength of His arm and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has come to the help of His servant Israel, for He has remembered His promise of mercy, the promise He made to our fathers, to Abraham and his children forever. Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. Mothers, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Huwaran po natin ang mahal na Birheng Maria sa ating paglalakbay sa buhay nito at patuloy niyo po tayong binibigyan ng pag-asa. Sa ating unang pagbasa, matutunghayan po natin ang iba't ibang simbolismo tungkol sa ating simbahan, sa mahal na Birheng Maria at sa umuusig sa simbahan noong unang panahon. Si Maria ay sinisimbolo o ang simbahan ay sinisimbolo ng isang babae na dadamitan ng araw, merong korona, bituin, 12, nakatapak sa buwan, at makikita po natin na kaharap niya ang isang dragon na binabanggit sa ating unang pagbasa. Ang dragon ay may 7 ulo, nagliliyab, pulang-pula. Ito'y sumisimbolo ng unang panahon sa Imperyo Romano, nakakasakop sa maraming kilalang bansa noong panahon na yon. Ang kulay pula ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. 7 sapagkat doon sa Roma, mayroon tinatawag na 7 Hills of Rome. At ang dragon na ito, noong unang panahon, ay pinag-uusig ang ating simbahan. Noong maliit pa lamang simbahan, palaki pa lamang. Kaya nga naman, yung babae ay ang ating simbahan. Ang simbahan ay daladala ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bandang huli, ang interpretasyon sa simbolismong ito ay inilapat sa Mahal na Birheng Maria. Ang Mahal na Birheng Maria ay babae at daladala niya ang ating Panginoong Jesucristo. At ang propesiya ay nagsasabi na ang batang kanyang dinadala ay isang Mesiyas na magiging Panginoon ng lahat ng mga bansa. Ito'y laban sa ambisyon ng Imperyo Romano ng panahon na yon na siya lamang dapat ang Panginoon, kaya magkakaroon ng pag-aaway. Subalit binabanggit din na ang Panginoong Diyos ay ililigtas ang kanyang bayan, ililigtas ang Mahal na Birheng Maria. Makikita po natin na sa bandang huli, nanduro ng pangako ng Panginoon na ang tagapagligtas ay magiging matagumpay. At sa tagumpay nito, makikita po natin na kasama ang Mahal na Birheng Maria hanggang sa kanyang pag-akyat o nang siya iakyat sa langit. Pinagdiriwang natin ngayong kapistahan na tinatawag na Assumption. Nanduro ng fulfillment ng kapunuan ng grasya ay pinagkakaloob sa ating Mahal na Birheng Maria. Sinasabing higit nating mapaparangalan ang Mahal na Birheng Maria kung ating titingnan kung paano siya namuhay at ating din sasabuhay kung anong ginawa ng Mahal na Birheng Maria. Sa ating Ebanghelyo, bumisita ang Mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Si Elizabeth ay nagdadalang tao at batid ng Mahal na Birheng Maria na kailangan ng kanyang pinsan ang tulong. Kaya nga naman, siya'y pumunta roon para bisitahin ang kanyang pinsan. At sa kanyang pagbisita, ay daladala niya ang napakalaking biyaya. Daladala niya sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesucristo. At makikita natin na sa pagbisita na ito, silang dalawa ay napuspos ng grasya. Blessed are you among women, ang sabi ni Elizabeth kay Maria. At ganun din naman si Elizabeth, nang marinig ang tinig ng Mahal na Birheng Maria, napuspos din siya ng biyaya.
sapagkat daladala ng Mahal na Birheng Maria ang ating Panginoong Yesus. Sa ating paglalakbay sa buhay nito, waring ganito rin ang hamon sa ating lahat. Saan mang larangan ng buhay tayong mapadpad, ang hamon sa atin ay dalhin ang grasya ng ating Panginoong Hesukristo sa ating kapwa, sa ating pinagtatrabahuan, sa ating bayan. Paano ito nagawa ng Mahal na Birheng Maria? Sapagkat bago pa niya ipdalhin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sinapupunan, una muna ay pinagkaloob na niya ang kanyang sarili sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Doon sa Annunciation, binabanggit na ang Mahal na Birheng Maria, sinabi na, "Mangyari nawa sa akin kung anong kalooban mo." Una sa lahat, siya'y naging alagad kaagad ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin ko. Pagkatapos siya'y nakapagdala ng grasya. At doon sa meeting na yon, sa kanyang pinsan na si Elizabeth, makikita natin na sila'y napuspos ng banal na espiritu. Nagkaroon sila ng inspirasyon. Kung tayo ay nakikisalamuha sa ating kapwa, malaking hamon po sa ating lahat na tanungin natin sa ating sarili kung ating kapwa ay nai-inspired sa atin dahil sa banal na espiritu, kakaroon tinatawag na steering. Yung puso'y nagagalak, yung buhay ay nagbabago. Kaya nga naman, pagkatapos noon sa bandang huli, umawit ang Mahal na Birheng Maria, natawag nating Magnificat. At sa awitin nito, pinapakita kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano rin ang hangarin ng Mahal na Birheng Maria. Ang awit na ito, inaawit din natin hanggang sa makabagong panahon, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Hindi ito simpleng awitin. Kung ating kung susuriin, tinatawag ng maraming eksperto na ang awitin na ito ay very revolutionary. Ibig sabihin, nagbabago, nagpapabago sa buhay ng tao at dapat din magpabago sa ating lipunan. Ang sabi sa awitin na ito, "He has scattered the proud in their conceit." Sa translation sa Tagalog ay sabi, sinambulat. Pinakalat niya, sinambulat niya yung mga taong mapagmataas sa kanilang puso. Ito'y tinatawag na moral revolution na ang nais ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon ng pagbabago sa mga taong mayabang, proud, sinambulat yung mga taong mapagmataas ay nagiging mapagmataas kapag kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Pero kung ikukumpara natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo, makikita natin na tayo kulang na kulang. Kulang na kulang tayo sa pagmamahal. Kulang na kulang tayo sa paglilingkod. Kulang na kulang tayo sa kabutihan. Kulang na kulang tayo sa pagsasakripisyo. Kung sa Panginoong Hesukristo natin ikukumpara ang ating sarili, ang mangyayari, mamamatay ang ating pagmamataas, the death of pride, moral revolution, ay kinakailangan sa ating buhay. Pangalawang sabi ng Mahal na Birheng Maria, "He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly." Yung mga makapangyarihan ay kanyang ibinagsak at yung mga aba ang kanyang itinaas. Tinatawag itong social revolution, pagbabago sa ating lipunan. Kung saan sa ating lipunan, kapag sinusukat natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, makang sila lamang ang mahalaga, kapag sinusukat natin ang ating kapwa ang nagiging batayan ng ating relasyon, ang sukatan ay pera, mga may pera lamang ang mahalaga. Sa ating pagkikipagkapwa-tao sa ating lipunan, kung nagiging sukatan lagi ay yung mga sikat lamang, aba, hindi ito kalooban ng Panginoong Diyos. Ang nagiging sukatan sa ating lipunan ng pagkakapantay-pantay ay ang katotohanan
tayong lahat ay anak ng Diyos. Nang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Doon po tayong lahat ay pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Social revolution na nais marahil ng ating Panginoong Jesucristo na sa ating ugnayan sa pang-araw-araw. Tingnan natin ang bawat isa ng may paggalang at pagmamahal sapagkat ang bawat isa ay sinagip, iniligtas ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling buhay. Lahat ay mahalaga sa panangin ng ating Panginoong Jesus. Sa bandang huli, ang sabi ng mahal na Birheng Maria, He has filled the hungry with good things and the rich has sent away empty. Binusog yung mga gutom. Ito po'y tinatawag na economic revolution na kailangan-kailangan din natin sa ating makabagong panahon. Sa isang lipunan na kung saan ang tao ay kuha na lamang ng kuha, tinatawag na acquisitive in society, na walang pakundangan sa hoarding o walang pakundangan sa pangangailangan ng iba, hindi natin matawag na Kristiyanong lipunan. Sa Kristiyanong lipunan, kung tayo man ay nagsusumikap at dapat magsumikap, no, na payamanin ang ating buhay, ginagawa natin pang sa ganoon, ang kayamanan na ating naipundar ay maibahagi din natin sa ating kapwa. So makikita po natin na mukhang simple lamang ang awitin ng mahal na Birheng Maria, pero tinatawag na mayroong pasabog. Pasabog sapagkat gusto niya na magkaroon ng pagbabago personally sa bawat isa sa atin, na malis ang ating pride. Nais ng mahal na Birheng Maria na magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. Nais ng mahal na Birheng Maria na magkaroon din ang lahat ng makakain ng kabuhayan. Sa bandang huli, makikita po natin ang kapalaran ng mahal na Birheng Maria na nalubos ang pagpapala sa kanya ng Panginoong Diyos nang siya'y iakyat katawan at kaluluwa sa kalangitan. Sinasabi sa atin ng pagdiriwang na ito na ganoon din ang magiging kapalaran ng ating buhay. Sa bandang huli, matutulad tayo sa mahal na Birheng Maria na magkakamit ng gantimpala ng ating destinasyon ay buhay na walang hanggan sa langit at nauna na ang ating mahal na ina. Padalangin po natin ang bawat isa, ang ating lipunan, ang mga taong nahihirapan na magkaroon tayo ng pagbabago na pinapahayag sa atin ng mahal na Birheng Maria. Panalangin po natin na mabuksan ang ating mga puso, maging mapagpakumbaba. Dalangin po natin na mas maging maayos ang ating ugnayan sa isa't isa. Panalangin po natin, lalo na ngayong panahon na ito, na maraming naka-lockdown, na kung may magagawa tayo para sa ating kapwa, ay sigurado ikalulugod ng ating mahal na ina at ng ating Panginoong Diyos. Please all stand. Together, let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For as men for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Let us pray to the Heavenly Father
that like Mary, who was assumed into heaven, both body and soul, we too may one day be raised into his heavenly kingdom and share Jesus' glory. Full of trust and confidence, we pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Like Mary, may the Pope, bishops, priests, and deacons bring Christ with joy through the proclamation of Jesus' resurrection in the world full of hatred and divisions. We pray. Lord, hear our prayer. Like Mary, may government and civil leaders hasten into hill country of human need to give care and comfort to our brothers and sisters who are greatly in need. We pray. Lord, hear our prayer. Like Mary, may all those who have done great things for the sick, the abused, and the suffering receive spiritual and material blessings. We pray. Lord, hear our prayer. Like Mary, may our beloved dead may be filled with heavenly things as they rejoice in God in his eternal kingdom. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Father, receive our prayers and sanctify your church as we celebrate today the assumption of your Son's mother into your heavenly kingdom. May her intercession bring us joy as we await your glorious hope of resurrection through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please stand. Pray with the brothers and sisters that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, our tribute of homage, rise up to you, O Lord, and through the intercession of the most blessed Virgin Mary, whom you assume into heaven, may our hearts aflame with the fire of love constantly long for you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For today, the Virgin Mother of God was assumed into heaven as the beginning and image of your church coming to perfection, and a sign of sure hope and comfort to your pilgrim people. Rightly, you would not allow her to see the corruption of the tomb, since from her own body
she marvelously brought forth your incarnate Son, the author of all life. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts of prayer by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis our Pope and Socrates our Bishop, Fidelis his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Joseph, her husband, with the blessed apostles and all the saints, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Please stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Amen. All of us.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Please kneel. Behold Jesus, the Son of Mary, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. Having received the sacrament of salvation, we ask you to grant, O Lord, that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, whom you assume into heaven, we may be brought to the glory of the resurrection through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the announcement. Dear devotees of Our Lady of Manawag, the Dominican community of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag is pleased to inform you that the October Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 3, 2021, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled at 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m., 12 noon, and 4:30 p.m. from September 24 to October 2, 2021. Additional Mass at 3 p.m. on September 26, Sunday. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. If you wish to sponsor one or several Masses of the Novena Masses, you may fill out the form at the counters for Masses area and submit it with your donation, where you will be provided with an acknowledgement receipt, or you may visit our website www.manawagminorbasilica.org for online pamisa, where online and other options for donation will be available. All names of donors and sponsors will appear in the electronic souvenir program. Thank you very much for your continued support. God bless you. Please stand. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manawag at sa inyong pong pakikisa sa ating banal na misa. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May God, who through the childbearing of the Blessed Virgin Mary, willed in His great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with His blessing. Amen. May you know always and everywhere the protection of her through whom you have been found worthy to receive the Author of Life. Amen. May you, who have devoutly gathered on this day, carry away with you the gifts of spiritual joys and heavenly reward. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Mass ascended, go in peace. Thanks be to God. Shall have the prayer for the blessing of the sick and for the blessing of your rosaries and other religious articles. Our help's in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us the strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness, restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag, so that the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manawag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.